Okay, so isang magandang araw, magandang hapon mga pare ko. So meron po tayong bagong project po dito na Rusi 125 mga pare ko. So ang problema po ng ating Rusi po ay mahina po yung pag-draw po ng ating stator papunta po sa ating charger. So ito yung ating charger, so naka full weight na po siya mga pare ko. So ang gagawin po natin ay palalakasin po natin yung current galing po dito sa ating stator. So ang gagawin natin ay i-rewind po natin itong kanyang stator. So ang ating stator po mga pare ko ay meron siyang tatlong terminal. So ito, itong white wire. So yan, connected po yan sa white wire natin mga pare ko. And then ito naman po yung yellow wire. And then ito po yung ground. So ang gagawin po natin para lumakas yung kanyang pag-draw ng current mga pare ko ay ihahang po natin ang ating ground, and then puputulin natin yung ating yellow wire, and then saka natin idudugtong yung ground papunta po doon sa ating yellow wire. So ganun lang po yung gagawin natin mga pare ko para lumakas po yung pag-draw po ng current ng ating light coil. So tara, tirahin na natin mga pare ko. Peace. Okay, so yan mga pare ko, puputulin na ni Boss Crack Crack yung kanyang ground. Ayan. And then yung kanyang yellow wire. Data imam ah. Ayan. Sige, putulin natin. And then tanggalin mo yung ano niya. Ayan. Okay, so wait. Make sure lang mga pare ko na itong pinutol natin na yellow wire. So dalawang wire po yan mga pare ko ay kailangan magkakadugtong din pa rin po sila, no? And then itong isang terminal na to mga pare ko na galing sa ground ay ito yung i-coconnect natin doon sa yellow wire. So wala na tayong gagawin na iba mga pare ko, yun lang. Okay, so sige. Okay, so ayan, tinatanggal natin yung kanyang insulator. Okay, so lihain natin yung kanyang mga terminals mga pare ko para tumikit yung ating solda. So ayan, linilihan ni Boss Crack Crack. Okay, so ayan mga pare ko, no? So nasolda na namin. So ito yung ground kanina mga pare ko, siya yung napunta sa yellow. So ito yung yellow kanina na pinutol namin. So wala nang connection po yan mga pare ko, pero yung dalawang wire na yun naisolda po, nagka-connect pa rin po sila. And then yung white wire hindi na po nagalaw. So ganun lang po mga pare ko para lumakas po yung ating power output galing po sa ating light coil. So ayan mga pare ko, ilagay na natin. Okay, so ayan mga pare ko, so maandar na yung ating motor mga pare ko. So tignan natin, check natin kung nagcha-charge ba or hindi po yung ating battery. So ito po, gamit po yung ating scanner, pwede po nating i-check kung magcha-charge ba yung battery ng ating motor or hindi mga pare ko. So ayan, so punta lang po tayo sa battery. Ayan. Okay, so ayan yung ating charger. So ayan po, nagcha-charge po yung ating battery mga pare ko. So ang kanyang minimum volts ay 12.5 volts, ang kanyang maximum ay 6.5 volts sa kanyang idle. So ayan, so subukan natin siyang i-accelerate mga pare ko. Ayan. Okay, so sinubukan natin siyang i-full throttle mga pare ko. Umabot po siya ng 14.5 volts. So okay lang po yan mga pare ko. So ayan, goods yung ating ginawa, yung ating pagwa-wirings, goods po. And then goods yung kanyang charger. So ayan po mga pare ko, no? Okay, so ayan mga pare ko, kung mahilig po kayong maglagay po ng mga accessories kagaya ng mga mini driving lights,
kung mga horn, mga panikon, so pwede po nating, or pwede nyo pong gayahin nyo po yung ginawa namin, mga panikon. So napakadali lang po yung ginawa po namin. So dalawang wire lang po yung ginalaw namin, yung ground at saka yung yellow wire lang po. Wala na pong ibang nagalaw dyan, mga panikon, kundi yun lamang po. So kung nagustuhan nyo po yung aking video, mga panikon, so please like, share, and subscribe po. Peace.